Yung gusto mong kumain ng dinakdakan pero hindi ka kumakain ng baboy? Nako, sagot ko na ang problema mo. Ngayong araw samahan mo ko dahil ituturo ko sa inyo kung paano lutuin ang chicken dinakdakan. So muli ako po ang inyong madiskarting nanay at didiskartehan natin ang problema mo. So napakadali lang ng mga kailangan natin. Unang-una kailangan natin ng 750 grams na chicken breast kasama yung pinakabalat niya. Nalinisan ko na to at tinanggalan na rin ang buto. Titimplahan natin ng konting asin at paminta para may lasa. Then lalamasin natin or imamassage natin gaya ng ginagawa ko. Para naman manuot yung mga pampalasa na ating nilagay. Pagkatapos nun ay set aside muna natin. Bali dito dahil maulan sa amin, kaya naman dito na lang ako magigrill sa aking pan. Pero mas mainam kung sa uling dahil yung smoky flavor talaga yung nagpapasarap dito. Pero kung wala kang ulingan na pwedeng paglutuan, eh pwedeng-pwede ni mga ganitong diskarte. So lulutuin natin to sa katamtamang init lang para naman hindi masunog at mabigla yung ating karne. At once na okay na, so pwede na natin tong hanguin. At pwede na natin sundan ang pagluluto ng atay ng manok. So ito yung magpapa-creamy para sa ating dinakdakan. So lulutuin lang natin to ng katamtaman hanggang sa matanggal yung kanyang mga dugo-dugo para naman iwas malansa yung ating lulutuin o gagawin na chicken dinakdakan. At makalipas lamang po ang ilang minuto, so pwede na natin yan hanguin. Bali, eto nga palang atay ng manok ay walang pampalasa na nilagay. At once na okay na, eto na, nakaready na yung mga kailangan nating sangkap gaya ng siling haba. Kailangan natin yan maghiwa at talaga namang napakasarap kapag may palo ng anghang ang dinakdakan. Again, para po sa mga nanonood, disclaimer lamang po ha, ito po ang aking version. Kaya kung meron kang ganitong timpla at alam mong yun ang mas masarap, eh i-go muna, dun ka. At pagkatapos natin maghiwa ng siling haba, susundan natin yan ng 2 piraso ng sibuyas na pula. Pwede rin po ang puti. Pula yung aking gagamitin kasi grabe ang mahal ngayon ng sibuyas sa mga panahon na to, mga manay. Kaya kung meron kayong puti na sibuyas na nabili at mura, ay yun po ang inyong gamitin. Then gagamit tayo dito ng maliit lang po na sukat ng luya. So yung iba hindi naglalagay, ako naglalagay para tanggal po ng lansa. Yun po ay optional. Susundan natin ng paghihiwa ng kalamansi. Hindi to pwedeng mawala. 6 na piraso yung aking ginamit sa katamtamang laki lamang. Then gagawin natin dyan ay pipigain, sasalain dahil hindi natin kailangan isama yung kanyang pinakabuto para hindi po pumait yung ating dinakdakan. Then sunod na natin hiwain yung ating inihaw na manok. So nasa inyo kung gaano kalalaki yung hiwa na gusto ninyo. Sa akin ganito yung hiwa na gusto ko, yung malaki-laki siya para naman talagang enjoy na enjoy mo yung pagkain. Then, hiwain ulit natin yung natitira pa. Nako mga manay, kapag na-try mo to, lalo na sa mga nag-request nito dahil marami rin tayong mga kababayan na hindi kumakain ng baboy. Kaya naman, diniskartehan natin ang inyong problema. Pwede ka na makatikim ng dinakdakan na chicken ang gamit. Then, susundan natin ang paghihiwa ng atay ng manok. Ito yung magpapakrimi talaga mga manay. Napakasarap ng atay na manok, lalo na sa sisig. Then, pagkatapos natin yan mahiwa, eh ano pang gagawin kundi paghahalu-haluin natin yan. Inuna ko yung ating chicken, sinunod yung sibuyas, luya, siling haba, at syempre yung ating atay ng manok. Titimplahan natin ng konting paminta. Then, maglalagay ako ng 2 tablespoon ng sukang pinakurat o sukang Iloco. Then, yung ating kalamansi juice at 2 kutsara ng mayonnaise. Then, konting asin para pampalasa. Again, dun sa suka, baka sabihin ninyo, manay, wala akong sukang Iloco, paano yan? Kahit naman ordinaryong suka, kung ano yung ginagamit nyo dyan sa bahay, ay pwedeng-pwede nyo ang gamitin. Then, mix-mix lang natin. At eto na, pwede na natin yung iserve sa ating pamilya. Pwedeng pang-ulam, pampulutan. So, pwede nyo itong ilagay sa isang closed container o sa isang ziplock, then ilagay sa inyong freezer, tumatagal to hanggang 3 buwan. Talaga namang pwedeng-pwede mo na lang i-preheat, tapos lagay mo sa isang sizzling plate, patungan ng isang itlog, grabe, nakakapaglaway, tapos maanghang-anghang, talagang pang-ali rice na. Kaya kapag ganito yung mga hinahanda natin, nako, makakaubos to ng ilang
cups ng kanin. So ayan mga manay ha, muli ako po ang inyong madiskarting nanay. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod. At sana po ay nabigyan ko ng diskarte ang mga mahihilig sa chicken na ayaw kumain ng pork. Eto na, itry mo na at sure ko na talagang magugustuhan mo. So magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Paalam!